Ano nga ba ang dapat nating malaman regarding sa bagong bill na hinain sa Senado tungkol sa pensyon ng mga uniform personnel tulad ng pulis at sundalo? Ang Senate Bill 1419 o ang Military and Uniform Personnel Services Separation, Retirement and Pension Act of 2020 ay isang batas na inihain ni Senator Bong Go sa Senado noong March 23, 2020, kung saan sinasaad dito ang mga bagong rules para mag-qualify ang isang uniform personnel sa pensyon. Kung sakali na mapasa ito, maapektuhan nito ang pensyon ng AFP, PNP, Coast Guard, Bureau of Fire and Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, at empleyado ng National Mapping and Resource Information Agency. Layunin ng bill na ito na pag-isahin ang sistema ng pagbibigay ng pensyon para sa lahat ng uniform personnel. Nakasaad dito ang mga bagong kriteriya para mag-qualify ang isang uniform personnel na makatanggap ng pensyon galing sa gobyerno. Sabi sa Declaration of Policy ng bill na ito, concerned daw ng ating bansa na mabigyan ng pensyon ang kanyang mga uniform personnel. Ngunit kailangan niya itong gawing secured, reliable, at sustainable. Bakit nga ba nabanggit ang salitang sustainable? Nakikita kasi ng gobyerno na dadating ang araw na mas malaki ang kanyang gastos sa pensyon kaysa kanyang pasweldo sa mga aktibong uniform personnel. Kunwari, meron tayong 1 milyong uniform personnel at 2 milyon naman ang retirado. Ibig sabihin ay mas malaki ang gastos ng gobyerno sa mga retirado na hindi natatrabaho kaysa gastos nito sa mga aktibong uniform personnel na kanya naman napapakinabangan. Sa lumang pension system, otomatikong tataas kasabay ng mga active na uniform personnel ang pensyon ng mga retirado. Magdudulot daw ito sa panahon na hindi nakakayanin ng gobyerno na bayaran ang pensyon ng kanyang mga retired uniform personnel. Nabanggit naman ang salitang secured at reliable dahil nagkaroon ng pagkakataon na kung saan ay pinasara ng gobyerno ang RSBS ng AFP. Ang RSBS sana ang magsusuporto sa pensyon ng ating mga sundalo. Ngunit dahil sa monumental failure sa management nito, ito ay pinasara ng gobyerno noong presidente pa si President Aquino. Ngayon, alam natin na marami tayong gustong malaman regarding sa bill na ito. Tatalakayin natin ang bill na ito sa pamamagitan ng pagsagot ng mga tanong na maaari nyo ring itanong. Una, sundalo ako ngayon. Kasali ba ako dito? May dalawang sagot dito. Ito ay oo at hindi. Hindi. Kasi applicable ang batas na ito sa mga bagong sundalo na maabutan ng pagpasa ng batas na ito. Kung active ka na sundalo ngayon, yung lumang pension system pa ang gagamitin sa'yo. Kahit pa na may pasa na ito sa panahon na ikaw ay nag-a-apply ng iyong retirement. Yung oo naman kasi apektado ang lahat sa contribution para sa retirement fund. Nakasulat sa bill na ito na required ang lahat ng uniform personnel na magambag sa kanilang retirement fund. Sa unang 3 taon, ay required ang lahat na magbigay buwan-buwan ng 5% ng kanilang base pay at long pay. At tatapatan naman ito ng 22% ng contribution ng gobyerno. Sa susunod na 3 taon naman, ay required ang lahat na magbigay ng 7% ng kanilang base pay at long pay at 19% naman ang itatapat ng gobyerno. Pagkatapos nito, ang lahat ng sundalo ay magbibigay naman ng 9% na contribution na tatapatan ng government ng 18%. Ikalawa, may optional o voluntary retirement pa rin ba? Oo, meron pa rin. Pero instead na 20 years ay magiging 30 years na ito. Ibig sabihin, kung pumasok ka ng 20 years old, ay pwede kang mag-optional retirement pag 50 years old ka na. 3. Kapag ba nag-optional retirement ka, makakatanggap ka agad ng pensyon? Depende. Kung hindi ka pa 60 years old, nung nag-optional retirement ka ay hahantayin mo na mag 60 years old ka bago ka makatanggap ng pensyon. Sa example kanina, kung 50 years old ka nag-optional retirement, maghahantay ka pa ng 10 years bago makatanggap ng buwan ng pensyon. Ka-4, may 1 rank higher pa ba pag nag-retire? Wala na. Ang basis ng pension mo ay last permanent rank. Kung sergeant ka ngayon at hindi temporary ang iyong ranggo, sergeant ang magiging basahian ng pension mo. Pero kung temporary sergeant ka, magiging basis ng pension mo ay yung pagka-corporal mo. Ika-5, paano kung lumabas ka ng serbisyo na hindi mo pa naaabot ang 30 years of service? Kung di mo pa naaabot ang 30 years of service at ikaw ay lumabas na ng serbisyo, wala kang matatanggap na pension, pero entitled ka makakuha ng separation pay. Maliban na lang kung ang dahilan ng iyong pagretiro ay ang pagiging killed in action or wounded in action. Ka-6, kailan na ba ang compulsory retirement age? Sa bill na ito, instead na 60 years, ay gagawin itong 65 years. Ibig sabihin nito ay hanggang 65 years ka pwede magserbisyo. Ika-7, pag tumaas ba ang sweldo ng active, tataas pa rin ba ang pension? Hindi na. Hindi na automatikong tataas ang pension kasabay ng pagtaas ng sweldo ng mga active na sundalo. Ang pag-increase ng pensyon ay magbabase sa gagawing rekomendasyon ng Military and Uniform Personnel Retirement Fund Authority. Ika-8, ano ang Military and Uniform Personnel Retirement Fund Authority?
Sila ang bubuuin para mag-manage ng pondo ng lahat ng pensioner from all uniform services para silang GSIS or RSBS. Kung meron ka pang gustong malaman sa bill na ito, mababasa ang buong bill sa link na nakalagay sa description. Please comment na lang kung anong reaction mo sa bagong bill na ito. At syempre, huwag kalimutan i-share at mag-subscribe sa channel na ito.